Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat po ng Marcos, ating pong tinalakay sa nakaraan, ang Marcos 11. At pagkatapos ating sinimulan ang Marcos 12 verse 1 hanggang 12 tungkol sa talinhaga. Naniniwala ang mga tao sa balansing buhay. At gayon din ako, gayon din tayo. Ngunit ang katwiran ng iba, ang balanse ay ganito. Huwag kang magpapakalabis sa isang bagay at huwag ka ding magpapakakulang. Kailangan ng balanse. Konti doon, konti nito, at yan pagsamay mo, yan ay balanse. Ang ganitong balanse ay makikita natin sa Revelation chapter 3 verse 15 na hindi po karapat-dapat. Ganito ang sabi sa Revelation 3:15-16. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o hindi mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o di kaya ay mainit. Kaya dahil sa ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuka kita mula sa aking bibig. Na pagdating po sa buhay Kristiyano, hindi po yung balanse na konting init, konting lamig, kumbaga malahininga ang buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat hindi po mangyayari ang ganong klaseng balanse. Sapagkat ang sabi nga po sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So hindi pwedeng pagsabayin yung konti, konti nito, balanse. Hindi po yun ang balanseng tinutukoy sa buhay Kristiyano na sinasabi po sa banal na kasulatan. Kundi ang sabi po sa Luke chapter 10 verse 17, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yung po yung sa Diyos. Mayroong kang dapat iisa lamang na iibigin. Sapagkat yun po ang tunay na balanse at mayroong kang bagay na hindi dapat ibigin. Dito ang sabi sa 1 John 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung pong sinasabi ng banal na kasulatan na bilang Kristiyano, hindi dapat mangyari sa atin na pinagsasama natin ang pananampalataya at ang paniniwala sa sanlibutan. Na dito po makikita natin sa nakaraan po sa Mark chapter 12 verse 1 to 12. Nagturong Panginoon ng talinhaga tungkol sa magsasaka o tagapamahala ng ubasan. Sapagkat nais ng Panginoon imulat sa mga punong pare at mga eskriba ang kanilang kamalian. Sapagkat yung pong talinhagang ito tungkol po sa ubasan, walang iba kundi ang karian ng Diyos, ang Israel, at ang tagapangasiwa o ang magsasaka sa ubasan, nagpabaya sila, pinatay nila ang mga lingkod ng Panginoon, pinabayaan nilang tiwangwang ito at kanilang sinarili ang ubasan o ang bunga ng ubasan na dapat ibigay sa Panginoon. Kaya noong ipaliwanag ng Panginoon, Hesukristo, ang talinhagang ito, napansin ng mga punong pare at ng mga eskriba na silang pinatutungkulan sapagkat hinaluan ng punong pare ang templo ng kalakalan. Anong klaseng mga tagapangalaga sila ng ubasan ng Diyos o karian ng Diyos? Kaya sila po'y nagreklamo. Anong otoridad mayroon, saan ang otoridad ni Jesus Christ, bakit niya ginawang nilinis ang templo at ang kalakaran doon ay kanyang pinagtatabuyan? Kaya ang sabi ng Panginoon, kanino ang otoridad ni Juan Bautista sa pagbabautismo? Hindi na masagot. At napagtanto nitong mga punong pare at mga eskriba na sila ang pinatutungkulan ni Jesus, na sila'y nagpabaya sa pangangalaga sa karyan ng Diyos. Kaya maraming ligaw ng mga Israelita.
binalak siyang hulihin upang kanilang patayin. Ngunit hindi lang magawa sapagkat marami pong mga tao ang nakikinig at niwala kay Jesus. Ganito ang problema sa ating panahon. Na maraming kumukwestiyon sa otoridad ni Jesus. Marami po ang nagtuturo tungkol sa banal na kasulatan, ngunit hindi nila ipinamumuhay, kundi ginagawa nila ang kanilang gustong gawin, pinagsama nila ang kaharian ng Diyos at ang sanlibutan. At sila ay naghahanap ng lusot upang pabulaanan ang katotohanan ng ipinakita ng Panginoon sa kanila. At ito rin ang ating nangyayari sa ating panahon, lalo na itong eleksyon. Maraming Kristiyano nagsasabi na niniwala sa salita ng Panginoon, naglilingkod sa kaharian ng Diyos, ngunit kanilang inihahalo ang politika sa loob ng iglesia. Ginagamit nilang pangalan ng Diyos, sinisigaw nila ang pangalan ng Diyos, ngunit silang mga tagapagturo, hindi nila ipinamumuhay ang kanilang tagapagturo ng katotohanan. At itong mga punong paring ito, hindi sila nasiyahan, kundi umalis sila at kanilang sinugo ang mga Pariseo at Herodiano. May kahulugan po yan. Mga Pariseo po, ito yung mga self-righteous people, mga the separated one o the separate one. Inakala silang tagatupad ng salita ng Panginoon. At Herodiano naman, ito naman yung hindi naniniwala sa kabuuan ng banal na kasulatan, lalo na pagdating sa muling pagkabuhay. Ngayon, sinugo ng mga Pariseyong ito ang mga punong pari, ang Pariseyo at Herodiano upang subukin at pawalang bisa ang aral ng Panginoon sa banal na kasulatan. Ating suriin ito sa banal na kasulatan. Paano ito? Ano ang mangyayari dito? Basahin natin Mark chapter 12 verse 13 to 17. Ganito ang sabi. Mark chapter 12 verse 13 to 17. Kanila namang sinugo sa kanya ang ilang Pariseo at Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y lumapit, ay kanilang sinabi sa kanya, "Guru, nalalaman namin ikaw ay tapat at hindi ka nangingimi kaninuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan, matuwid bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Dapat bang kaming magbayad o hindi?" Ngunit dahil alam niya ang kanilang pagpupunuri, ay sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako sinusubok? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang makita ko." Nagdala nga sila ng isa at sinabi niya sa kanila, "Kaninong larawan na pangalan ang nakaukit?" Mabilis silang sumagot, sinabi nila, "Kay Cesar." Ito ang sabi ng Panginoon. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Pinamagatan ko po ito mga kapatid na serye, tatlong serye ito, balancing pananaw ng Kristiyano. Ngunit ating titignan ang tema, ang pagtalima sa Diyos at ang pagtalima sa pamahalaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nawa gawin niyo po itong ilawan ng aming paa at liwanag ng aming landas upang matunto namin ang katotohanan kay Kristo sapagkat katotohanan lamang silang makapagpapalaya ng aming mga kaluluwa at sa papalaya sa amin mula sa gawa at paniniwalang kamalian at kasalanan. Samahan niyo kami, Ama, sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So dito po mga kapatid, kanilang sinubok si Jesus tungkol sa pagbabayad ng buwis, kung kailangan bang magbayad ang mga Pariseo, mga Hudyo. Alam nating paborang Diyos pagdating po sa pamahalaan. Sapagkat sinabi nga sa Romans 13 verse 1 to 4, ang bawat tao, kabilang dito ang Kristiyano, sapagkat ang kausap dito ni Pablo ay mga Kristiyano sa Roma. Ang sabi ni Pablo, ang bawat tao ay magpapasakop sa mga namamahalang autoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos.
At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Mula sa Diyos, itinalaga ng Diyos ang pamamahala, ang gobyerno. Whether it is bad, wicked, or good, or righteous, mga kapatid. Kaya sabi sa verse 2, kaya ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng katulan sa kanilang sarili. Nakita nyo, ang sumasalungat sa kapangyarihan ng itinalaga ng Diyos ay lumalaban sa itinalaga niya at dapat tumanggap ng anumang katulan. Verse 3, sapagat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa kanya, sapagkat siya'y lingkod ng Panginoon para sa kabutihan mo. Ngunit, kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng taba. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Nakita nyo? Nakita natin dito kung paano pong pinalaga ng Diyos ang gobyerno o kapamahalaan. Dito pinapakita ni Jesus ang balanse sa pagitan ng pamahalaan at reliyon. Alam natin yan bilang Kristiyano, the separation between the church and the government. Dapat ihiwalay po yan. So pansinin natin ang ilang mga bagay dito at dumako tayo sa mga paglalapat. Una, pansinin natin ang pagkukunwari nitong mga religious people, mga punong pare, mga pareseyo na lingkod sa templo. Verse 13 to 15, kanila namang sinugo sa kanya ang ilang pareseyo at Herodiano upang siya'y mahulim nila sa pananalita. So ang layunin nitong mga pagkukunwaring sinugo ay upang hulihin ng Panginoon sa pananalita. Verse 14, at nang sila'y lumapit kay ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin ikaw ay tapat at hindi ka na nangingimi kaninuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi tinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan, matuwid bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Dapat ba kaming magbayad o hindi? Ngunit, dahil alam niya ang kanilang pagkukunwari ay sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako sinusubo? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang makita ko. Napansinin natin ang mga bagay na nangyayari dito. Ito pong lumalapit ng mga pareseyo, bagamat alam, kabisado nila ang salita at sila, sabi nila, sila'y tagatupad ng salita, kaya sila po ay separated from the world. Sila po unang-una ay mapagkunwari. Ang kanilang papuri kay Jesus ay mapagkunwari. At yan ang gusto kong makita sa atin. Ano bang pagpupuri natin kay Jesus? Ano bang paniniwala natin kay Jesus? Ito ba'y katotohanan? Bagamat marahil alam mo ang banal na kasulatan, ikaw'y lingkod ng sa templo. Pero sila'y mapagkunwari. Nalalaman ng Panginoon na sila hindi tapat sa kanilang papuri. Tinawag nilang guro ang Panginoon, master. No? Maraming Kristiyano naniniwala na si Jesus ay Panginoon at siya po ay master. Siya ang pinagmumulan ng katotohanan. At ang sabi nila, alam nila na ang Diyos ay hindi nangingimi kanino man. Walang kinatatakutan ng Panginoon magsalita kanino man. At sinasabi pa nila mula sa kanilang mga labi na si Jesus ay hindi nagtatangi ng tao. At alam natin, walang tinatangi ang Panginoon. At alam nila na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo ng daan ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan at hindi nagkukunwari ang Panginoon. At yan po ay alam nila. Ngunit ang kanilang pagpupuri sa Panginoon ay pagkukunwari. Sapagat nalalaman ng Panginoon ang kanilang puso. So tandaan natin, mga kapatid, kahit anong galing natin sa Biblia, kahit anong galing natin magpaliwanag sa salita ng Panginoon, nagagawa yan ng mga hypocrites, mga religious hypocrites. Masunod lamang ang gusto nila.
ginagamit nila ang salita ng Panginoon upang ituwid ang kanilang pagrebelde sa Diyos. Naniniwala ang mga pariseyong ito at mga Herodianong ito na ang Panginoon ay nagtuturo ng katotohanan at ito'y kanilang tinuturo din sa templo. Sila yung mga leaders eh. Sila yung nagtuturo ng salita ng banal na kasulatan sa templo. Ngunit sila yung mapagkunwari sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Ikalawa, sila'y mapagkunwari sa kanilang pagka-inosente tungkol sa kamalian. Tino yung sabi sa verse 14, sa huli. Ang sabi nila, matuwid bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Dapat ba kaming magbayad o hindi? Now, sino ba sila? Kahit na sila po ay mga pariseyo sa templo, sila yung pinakamataas na tao sa templo, pero kailangan pa rin sila magpasakop sa gobyerno sapagkat ang gobyerno ay tinalaga ng Diyos at sila'y lingkod ng Panginoon na dapat magpasakop ang lahat ng mamamayan sa lupain ng bayan. Pagkukunwari ang kanilang kaalaman, kunwari hindi nila alam. Matuwid ba na magbayad ng buwis kay Cesar? Matuwid bang kami ay dapat magbayad o hindi? Sinisilo nilang Panginoon. Na akala nila kakampihan sila ng Panginoon. At kung sila'y kakampihan, mayroon silang ipaparatang kay Jesus. At kung sila naman ay pagbawalan, ay mayroon din silang may paparatang kay Jesus. Pagkukunwari ay isang malaking kasalanan, mga kapatid. Sapagkat sa totoo, ang mga tao mapagkunwari, alam nila ang totoo. Subalit, gusto nilang gawing matuwid ang kanilang paglabag. Sa pamamagitan ng direktaang pagsuway sapagkat ayaw nilang magpasakop sa Panginoon bagamat alam nilang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay kanilang sinusupress. Kaya wala pong dahilan na hindi sila mahatulan. Ikalawa, pansinin natin ang kanilang panlilinlang. Verse 15. Ngunit dahil alam niya ni Jesus Christ ang kanilang pagkukunwari, ay sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako sinusubok? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang makita ko. Okay? Napapapansin natin ang kanila pong panlilinlang dito is nasa dalawa. Una, ang panlilinlang nila sa kanilang pagkukunwari. Akala nila hindi nakikita ni Jesus ang kanilang puso. Na alam natin, ng puso ng isang tao mapanlilinlang, ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunaw nito? Tanging ang Panginoon at yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Nakikita niya, lantad sa paningin ng Panginoon ang kanilang puso. Narinig ng Panginoon ang isipan, kung ano sinasabi ng isipan nila. Kaya hayag sa Diyos ang kanilang panlilinlang. Pagkukunwari nila ay panlilinlang. Ikalawa, panlilinlang nila ay narinig ni Jesus. Nakikita ni Jesus, narinig ni Jesus. Basahin natin muli ang verse 15. Ngunit dahil alam niya ang kanilang pagkukunwari. Alam natin God is omniscient. He knows everything. Alam niya ano ang nangyayari. Alam ng Panginoon ang kanilang pagkukunwari. Nababasa ng Diyos sa kanilang isipan. Nakikita ang kanilang mga puso. Kaya sabi ng Panginoon, bakit niyo ako sinusubok? Tinawag niyo akong guro, master, pero sinusubok niyo ako. Para patunayan ko sa inyo na kayo, ako'y sinusubok ninyo, magdala kayo sa akin dito ng isang denaryo. At alam ang ginawa nila? Sinunod nila. Kung sila hindi naniwala sa Panginoon, bakit nila sinunod si Jesus? Walang maaaring makapanluloko sa Diyos sapagkat may itinakdang kabayaran sa lahat ng panluloko sa Diyos. Lahat ng pagkukunwari ay panlilinlang. Galatians 6 verse 7 to 8, sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Now, inilarawan ng Panginoon ang salita ng Diyos, ang panluloko sa Diyos tulad ng pagtatanim ng isang binhi. Kung mais ang iyong tinanim, aani ka rin ng mais, pero mas marami, times 100 pagdating sa bunga.
Kaya sabi sa verse 8, sapagat ang nagasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aay ng kasiraan. Subalit ang nagasik ng Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Kung nagasik ng pagkukunari, ng panlilinlang, masisira lang buhay ng isang nagsasabing mananampalataya. Ngunit kung siya ay mag-asik ng katotohanan, namumuhay sa katotohanan, nagtuturo siya ng katotohanan, buhay na walang hanggan ang kanyang maranasan. Magpapatuloy siya. Kaya, mahirap po ang panlilinlang. Una, kasalanan ang pagkukunwari, kasalanan ang panlilinlang. Ikatlo, ang pananaw. Pansinin natin ang pananaw dito. Ang pananaw po ng mga kasalanan malabo, pero ipinakita rito ng Panginoon ang dapat na pananaw ng isang mananampalataya. Verse 16 to 17, nagdala nga sila ng isa at sinabi sa kanya sa kanila, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit? Sagot nila, kay Cesar. At sinabi na sa kanila ni Jesus, ibigin ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanila, sa kanya. Well, anong pananaw ni Jesus dito? Panlilin lang ng mga taong lumalapit sa kanya. Ano pa? Pananaw ni Jesus dito? Pagkukunwari. Paulit-ulit natin sasabihin yun. Panlilin lang, pagkukunwari. Sapagat yun din ang pananaw nito mga religious people na ito. Panlilin lang at pagkukunwari. Pero, bagamat sila'y nagkukunwari, hindi sila pwedeng hindi sumunod sa Panginoon. Inutos ng Panginoon na kumuha kayo ng denaryo. Kumuha naman sila. Sinunod nila ang utos ng Jesus. At dinala nila ito kay Jesus. Minsan, ang pagsunod natin sa ating Panginoon upang tayo imulat sa ating kamalian. Imulat tayo sa katotohanan. Kaya tanong ni Jesus sa kanila, kaninong pangalan ang nakasulat dito at kaninong larawan ang nakaukit dito? Ang sagot nila, si Cesar. Ano po ang ibig sabihin nun? Sinagot nilang totoo at ang katotoo, ang katotohanan ang siyang nag-tweet sa kanila. Ganyan ang mapagkunwari, nanunubok subalit tumutupad din naman at sumusunod sa Panginoon upang imulat sila sa kanilang kasalanan at kamalian. Ano pang pananaw rito ni Jesus ang kanilang pagkukunwari? Verse 17, kahit sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos at sila'y namangha sa kanya. Well, dito, iniutos o inutusan sila ng Panginoon na kanilang gawin ang kanyang utos. Anong utos? Tuparin ninyo ang sa gobyerno at tuparin ninyo ang sakarian ng Diyos. Bumoto kayo, katungkulan nyo yan bilang pagsunod sa Diyos. Sumamba kayo, katungkulan yan bilang mga anak ng Diyos. Sa Diyos po, ay ang pamamahala sa kanyang kaharian na hindi sinasamahan ng panggobyerno o politiko at ang gobyerno katungkulan nating magpasakop diyan. Sapagat yan ay nasa ilalim ng kapamahalaan Diyos at diyan masusubok ang ating katapatan sa Diyos at ang ating pagsunod sa kanyang salita bilang mamamayan ng langit at bilang mamamayan ng lupa na dapat tayong sumunod. So ano pong sinasabing aral dito mga kapatid? Tungkulin natin sa karian na huwag nating haluan ito. Huwag tayong mamumulitika sa ating pong pagsamba. Sa ating pagiging Kristiyano, huwag tayong mamumulitika. Gawin natin ang ating katungkulan, pero huwag tayong maging panatiko sa kanino mang kandidato. Sapagkat hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan mong isa, ipaglalaban mo hanggang kamatayan. Tingnan niyo mga kabataan ngayon sa UP. Sila'y pinag-aaral ng gobyerno, mga matatalinong bata, ngunit sumusuway sa mga magulang, inaalipusta ang mga magulang, lalo na ang gobyerno. Hindi nila matanggap ang desisyon ng buong mamamayan. At gusto nila na sila ang paniniwalaan ng gobyerno at nais nilang magasik ng kaguluhan.
Nasaan ang pagiging Kristiyano? Pinaghalo na. You cannot serve two master. Hindi natin pwedeng gawin yan. Hindi ka pwedeng maging balanse sa ganyan. Dapat, ang katungkulan natin sa karayaan ng Diyos, tayo po ay mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Katungkulan natin sa gobyerno, ibigay natin ang ating pong katungkulan upang suportahan natin ang pamamalaan bilang mamamayan ng bansa. Pero higit sa lahat, dapat tayo ang maka-impluensya sa sanlibutan, maka-impluensya sa kamalian ng mga tao sa sanlibutan, sa politika. Imbis na tayo pa yung manguna, ginagamit natin ang salita ng Panginoon. Tignan nyo, makikita nyo, sila po ay nagrarally sa harapan ng simbahan ng ibang relihiyon. Ginagamit nila ang Diyos at marami pa nagsasabi na napatunayan ko na walang Diyos sapagkat hindi nanalo ang kanilang kandidato. At ikaw, isang Kristiyano, ikaw rin nangangalandakan na sumusuporta ka. Hindi masama yon. Pero yung mga landakan ka na nasa politika ang pag-asa ng ating bayan, mga kapatid, nasaan ang Diyos? Sumasamba ka, naniniwala ka, kumikilala ka, alam mo ang kautusan ng Diyos. Pero hinahalo mo ang marumi sa loob ng iglesia. Dapat lang maging balanse ang pananaw ng Kristiyano pagdating po sa pagtalima sa Diyos at ang pagtalima sa pamahalaan. Manatili tayo manindigan sa ating pananampalataya. Maging malinis ang buhay natin either sa mga hindi mananampalataya at lalo na sa mananampalataya. Maging ilaw tayo na nakikita tayo ng buong sanlibutan na tayo'y naninindigan at ipinamumuhay ang ating pananampalataya bilang mabuting mamamayan ng bansa at bilang mabuting mamamayan ng karian ng langit. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Patawarin niyo kami sa aming pong mga kasalanan na aming pong naisagawa nitong nakaraang halalan. Kami po ay nanlilin lang at nagkukunwari. Kami mapanling lang at mapagkunwari. Namumuhay kami sa paniniwala ng mundo sa pagiging balanse. Ngunit alam namin, Lord, na ang balanse ninyong kalooban ibigay sa Diyos ang nararapat ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan. At ibigay din ang aming katungkulan sa pamahalaan na hindi po naghahalo ang aming pong pagsamba sa inyo. Tanging kayo lamang ang aming ibigin. Panginoon, maraming salamat po. Sana nga po mamulat kami lahat sa aming mga pagkakamali nitong mga nakaraan, pagsisihan namin ito at manumbalik kami bilang iyong mga anak. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.